for today's vlog, samahan nyo naman akong pumunta sa aking dentist. Let's go! So actually, nung Sunday pa talaga ako pumunta ng dentist. Ngayon ko lang siya na voiceover. Bali last month, hindi ako nakapunta ng dentist kasi napaka-busy ng Ferson. So every month talaga ako nagpapa-adjust ng braces ko. Every first week or last week of the month, basta Sunday lang. So bali yung braces ko na to is more than 2 years na siya. So patapos na siya, tapos na din yung payment. Pero kailangan ko pa rin bumalik kasi hindi pa siya masyado fully aligned lahat. Pero bago siguro ako umalis, ipapatanggal ko to, yung sa taas lang. Kasi yung sa baba, hindi pa siya fully aligned talaga. So medyo malayo din yung lugar ng dentist ko. Siguro isa o dalawang oras kung hindi traffic. Pero pag van yung sinakyan mo, mga isa at kalahating oras lang yung biyahe. Kaya lang, napakatagal nung van, naghihintay pa ng mga pasahero niya, so mas nauna yung bus kaya sa bus ako sumakay. At saka para makatake na din ng videos ang Ferson. So, andito na pala tayo. Dami ko na palang sinasabi. Char. So, dito ako sa kay Doktora Balgos. Ayan. So, bali yung clinic niya, nasa house niya lang mismo. Kaya din hindi masyadong mahal kasi hindi siya nagre-rent. Meron naman dun sa estansya, kaso mas mahal nga lang. Dito kasi kay Doktora Balgos, up and down niya is 35K lang. Pero doon sa amin, up and down is 50K. So, mas mahal siya. Hindi afford ng person, char. So, bale, 3 hours pala akong naghintay dyan. Sobrang tagal. Madami kasi laging pasyente. Pero ayan, ako na yung susunod dyan. So ayan, pasok na tayo. Ayan. Maliit lang yung clinic niya pero accommodating naman lahat. Ang kagandahan dito kay Doc kasi napakabait nila dito. Lalong-lalo na si Doc. Ayan. So wala pang 10 minutes tapos na ako. So paglabas mo ng bahay ni Doc, ito yung view sa labas. Diba ang ganda? Bali highway siya. Nasa highway lang yung clinic niya. Kaya sa mga gustong magpa-brace dyan, ayan, alam niyo na kung paano puntahan. So, Llano Trojas pala yung lugar nila, Doc. So, ayan, dediretso na muna pala ako sa city kasi malapit lang naman dito. Bali, pupunta na lang ako ng SM at doon na lang ako mamili ng mga baon ng mga bata sa school bukas. Kasi I'm sure, pagdating ko ng istansya, gabi na, kaya hindi na ako makakapag-grocery. So, marami ding mga malls dito like, ayan, Gaisano, City Mall, Robinsons, at marami pang iba. So, ayan yung church ng Rojas. Actually, hindi naman ako lagi dito, kaya hindi ko alam kung anong pangalan ng church na yan. Pumupunta lang talaga ako dito kapag nagpapa-adjust ako or may bibilhin. Yan. So, andito na tayo sa SM Rojas City. So, ayan, pasok na tayo! Actually, alas 2 na ng hapon. Hindi pa ako kumain. So, maghanap muna tayo ng makakainan. Let's go! Thank you.
ayan, wala akong mahanap na ibang makakainan, so no choice. Jollibee na naman, walang kasawa-sawa. So ayan, tapos na ako mag-order at hinintay ko na lang yung order ko. Medyo nalipasan na ako ng gutom dyan, kaya yan lang yung in-order ko, mabilis ang kain lang. So dito talaga ako nagpapwesto kapag dito ako kumakain. So ayan, tapos na akong kumain, for the picture muna ang first one. So magpapatunaw muna tayo ng kinain, so tingin-tingin muna ang first one. So bumili pala ako ng seeds, talong, kamatis at okra. Magtatanim ang first one. Ito talagang pinakagusto ko sa SM kasi may malaking salamin. Syempre, for the picture. So, after kong binayarin yung seeds, pumunta muna ako ng Watson's para bumili ng mga gamot. So, after ng Watson's, dumiretso na ako sa grocery para bumili ng mga baon ng mga bata. Konti lang naman yung binili ko dito. So, nakasakay na ako ng minibus papuntang terminal para makauwi na. So, ayan, pabalik na ng istansya ang first one. Thank you for watching, everyone! See ya! We'll be right back.